Umpisahan na lang natin sa baba. Nyeks. Ayan na yung napinturahan na white. Sobrang time-consuming na nitong room. Che-che-bureche. Hi everyone! Welcome or welcome back to my channel. For today's video, ipapagpatuloy natin yung room makeover. So, bale, ito na yung part 2. Ginagawaan ko lang ng intro dahil wala akong intro. So, sa video na to, ako na yung magpipaint at kung ano-ano pa ang gagawin ko. So, kung gusto yung makita, kung ano ba yung paghihirap ko, charot. Then, just keep on watching. Okay, update ngayong gabi. Huwag yun lang pansinin yung mukha kong haggard at yung nag-e-echo na boses natin. Kasi, ipapakita ko sa inyo na ang bilis nilang gumawa. Like, napinturahan na ng puti itong buong kwarto ko hanggang sa kisame. So, ganito ang itsura niya. So, ito yung plywood na side. And, ayan yung kisame natin. Sa kabilang side, ganyan. Ayan na yung napinturahan na white. 12:12 na ng madaling araw. At natapos ko na yung accent wall ko, pero separate video yon. Ngayon, ang gagawin natin, magpapaint na tayo ng 3 walls. So, para-paras na lang sana ng color. Today is the next day and 5:30 na ng hapon. Ngayon ko lang matutuloy ulit yung pagpipaint dito sa 3 walls. So, bilisan na natin dahil aabutan na naman tayo ng madaling araw.
4 na ng hapon at ang gagawin naman natin ay itong aking pintuan. Ayan, nalagyan ko na siya ng tape. Itutuloy ko na lang. So, umpisa na natin para makagawa na tayo ng iba pang gawain dahil sobrang time consuming na nitong room. Che-che-bureche. Room makeover yarn. Okay, so tapos na tayo dito sa color gray. Saan ba? Ayan. At yung mga natitira dito, ang ilalagay ko dyan ay color pink. Pero dahil iisang, dadagdagan ko siya ng color gray para mag-create ng tone. At dadagdagan ko para sa taas ng color black para mag-create yung pink ng shade. So, pag white naman ang dinagdag sa pink, ang magagawa nun ay tint. So, ayun. Medyo may alam ako sa mga color mixing chu-chu-chu-chu kasi pinag-aralan naman namin yung sa color theory. So might as well i-apply natin siya dito para may silbi yung pag-aaral ko. Okay, so para dito, hindi muna ako magtitimpla. Ang gagamitin kong pink ay yung ganyan para maging dark siya hanggang pataas. Pero bago pala yun, tatanggalin na natin itong tape dahil kita nyo naman na wala siyang white. Kaya pag tinanggal ko yan, ganito ang color niya. So, kukulayan ko na din yan ng pink. Hindi natin siya matutulad ng ganito na mayroong white dahil wala nga tayong white dito. So, sana guess nyo yung mga pinagsasabi ko. Itong tape na to, gagamitin pa rin natin siyang pang line dito para hindi lumagpas yung pink at hindi sila maghalo. Ito kasing packaging, ito kasing masking tape. Ginagamit din namin ito sa school dati pag nagpipaint kami or nagko-color pang border para hindi lumampas at maganda yung malinis, ganun. na ng gabi at ayan pa lang nagagawa ko. Medyo mahirap na siyang pinturahan kasi kung makikita nyo, wala akong nalagay na white paint. Kaya hindi nagiging opaque yung color niya unlike dito. So, paras lang yan ng color na ginamit ko. Pero dito meron siyang puti sa ilalim. Kaya ganyan ang color compared dito sa wala. Medyo mahirap siyang pantayan kasi nakikita pa yung sa ito. Ayan. So, pero itutuloy na natin. Magmi-mix na pala ako ng color kasi wala na tayong gagamitin. Kailangan na natin ng tone. Gray plus pink. Makakabuo siya ng tone. Break time muna tayo. Meron tayo ditong pancake. Gabi na pero pancake pa rin. Sarap too. Wait lang, mainit. Kokonti na itong color pink natin kasi 1 liter lang ang binili ko at pang design ko lang talaga kasi siya. Kaya, ayun. Kalahati na lang, oh.
So, estimate na lang natin yung titimplahin natin para sakto lang siya. Maliit lang naman na yun. Ang galing. Hindi niyo pala nakita yung pinagtuluan. I mean, pinaglagyan. Ang galing. Saan na yung dadala kong stick? Ito na nga lang. Usog natin dito. Hindi yung pala nakikita. Medyo mabigat-bigat to. Ay, ay, ay. Konti lang. Super konti lang. Ay, ang dami! Putik! Ah, nakakainis. Mali na. Oh, no. Oh, no, 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 no. Ang dami nun. That was wrong. Nakaka-stress, ha? Nahalo na siya ng pink dye. So, imimix na natin at tingnan natin kung anong kalalabasan ng kulay niya dahil napadami ang color gray, which is hindi naman dapat. So, mangingibabaw yung gray. Maling-mali ho. Ay! Puro palpak. Dapat konti lang eh. We have no choice kundi dagdagan ng pink kasi hindi nang ibabaw yung pink. Hayayay. Hayayay. Very wrong. Di bale. Yung tira dito, yun na lang ang gagamitin natin pang timpla sa color block. So let's add more. More, more, more. Some more, some more. And then mixed it again. Ay, tatapon na, Diyos ko po. Inis. Aayusin ko lang itong tinitimpla ko and then magbabalik ako pag nakuha ko na yung color na gusto ko. Okay, so hanggang ganyan na lang na kulay ang nabuo ko, ang natimpla ko. Ganito naman yung pure pink lang. Ayan. Tapos ganito na yung hinaluan natin siya ng gray and mamaya dyan natin ilalagay yung haluan natin ng black. Pero sa ngayon, yan pa lang yung excess. Let's paint na. Tatanggalin na natin siya. Phone lang ang gamit ko. May makuha lang na clip. Oh my gosh! Mali ang pagkakaling niya ko. Alala. Hay nako. Mali tayo dun ah. Dapat pala mas okay na yung sinobra ko. Ay, nako. It's a palpak! Oh! My gosh! May buhok pa. Ba yan? Ah, hindi ko abot. Umpisahan na lang natin sa baba. Ngeks. Ganito ang itsura niya pagkatapos. Ayan, may mga hindi pantay na color dahil wala nga tayong base na white. At may mga ilang ganyan. Ayusin na lang pag sinipag. I-unbox muna natin itong binili kong ilaw sa Shopee kasi wait. Ayan. Bumili ako nito kasi sana ako matulog nang walang ilaw
Pero dati kasi, di ba, wala pa nga itong kisame. Kaya kahit pa paano, eh meron pa rin pumapasok na liwanag dito. Eh ngayon, meron na ang kisame. Kaya sobrang dilim pag gabi. Pag binapatay ko ng ilaw. Kaya ito, bumili ako ng ilaw. Meron akong nakitang ganito sa Facebook. Nasa 500 pesos, tatlo daw. Eh di, bibiling ko na sana yun. Pero buti na lang, may nakita ako sa Shopee na gantong-ganto rin yung itsura nun. Ito, 135 lang. Pero wala siyang kasamang battery, kaya bumili ako ng battery dyan lang sa bayan. Ayan. Pinili ko lang yung mura, syempre. 3 batteries sa isang ilaw. Tatlo ito, kaya 9 ang kailangan ko. So, mayroon tayo ditong 4, 8, 12. Buksan na natin siya para masubukan na din natin kung gumagana or sira. Ang liit ng gunting, ah. Sinira ko na po. Oh, so meron siyang pandikit sa likod. Ang parang double-sided tape para ididikit mo lang sa dingding at wala kang bubutasin. Open. Ganun daw. Oh. Hoy. Ayaw magsara dahil. The moment of truth. Ba? Wala pang battery. So, sakto lang na 12 ang binili ko. May sobrang isa kasi kailangan pa dito ng dalawa. So, 9, 10, 11. Ay. Game. 1, ito ba yun? 1, 2, 3. Ooh, ang ganun lang. Bababaan ko tong ISO dito para makita nyo. Hindi ganun kalakas yung ilaw niya, pero pwede na since ang purpose lang naman nito para sa akin eh merong liwanag, hindi totaling madilim pag natutulog. Ay, dimmable pala ata ito or hindi. Ah, yun, dimmable nga. Ayan. Lalagay ko na lang lahat ng battery sa dalawa pang natitira para tapos na. Sana hindi tumax kaya ng battery, no? Ayan, isabay-sabay na natin siyang pailawin. Wow! Uy! Bakit sa inis na lang siya gumagano? I gets. Ay, hindi gets. Tira niyo, yung isa walang nangyayari dito. Pag-iisipan ko pa siya kung saan ko ikakabit. Kasi hindi ko gusto yung yellow na design dito. Itong remote niya, pwede rin siyang masabit ganyan sa dingding para hindi mawala-wala. Ang galing. Medyo matagal nga lang to bago dumating kaya nabagot ako. So, bukod dito sa ilaw na to, meron pa akong biniling DIY clock. Tcharan! Mura lang to, nasa 65 pesos ata. Ganito ang itsura niya pag naayos na. Pero, sa ngayon, hindi ko siya ma-figure out talaga kung paano ba gawin. Ayan, meron ganito, yung parang pinaka-body. Tapos, ito ata, dito ata susukatin kung gaano mo kalaking gustong gawin. At ito na yung mga numbers. Ayan. So, meron tayo ditong malamang 12. At yung mga kamay ng orasan. Tapos, meron ditong manual na hindi ko naman naiintindihan. At mas lalo ito, hindi ko alam kung anong gamit niya. Ayan. Nag-iisipan ko rin kung saan ko to ikakabit. Kung sa uluhan ba ng higaan, o dito, o sa pintuan. Hindi ko alam. Comment down below, charot. Tagawada to pag napanood nyo. Meron pa rin pala akong biniling headboard para sa higaan. Malamang headboard nga. Separate video pala yon kaya hintayin na lang kung kailan ko i-upload yun. Magliligpit muna tayo. Unahin na natin ligpitin itong table dito na laging magulo. Kahit na inaayos naman. Halo-halo na yung nandito. Nandito yung mga product na ginagamit ko kasi dito ako nag-skincare. At may mga pictures ako dyan para may malagay lang.
Ito pala yung headboard. Ayan, pinakita ko na sa inyo dito. Abangan nyo kung ano magiging itsura nito pag nalagay ko na sa higaan. Higaan? Sa uluhan. Ay, ewan ko. Ilagay ko na nga lang ito sa likod para tago sila dyan. Ayusin naman natin itong higaan. Pwede na yan. Ito na ganito. Itong bedsheet ko pala, nabili ko to sa Facebook lang, sa Bedsheet Master PH. Hindi ko sure, pero ilalagay ko na lang dyan kung saan ko binili. 1,800 plus ata ito. Buy one, take one. Tapos, sa akin, ang binayaran ko, 1,998. Kasama na yung shipping doon na nagkakahalaga ng 140 plus. So, ayun. Share ko lang kung saan ko nabili. Ngayon naman, tingnan natin kung saan ko ba ito ikakabit. Kung dito or sa taas. Pero hindi ko yung maabot. Okay, tingnan na natin. Parang ang awkward pag dyan. So, sa taas na lang. Hindi ako makaakyat. Paano ito idikit? Wala, ito try mo muna, hindi mo muna idikit. Paano ako lagad? Yan, ano tangi, agad position niya dati sa kikinan ko. Abot na? Nira? Sa tangan, taas! Hindi mo abot! Hindi mo abot. Kung sipo na abot niya. Huwag na, halika rin ito. Ulam. Habang hindi ko pa nakakabit yung mga ilaw dahil ayoko na nga guyudin or ilagay dyan yung table dahil mabigat at basta ayoko na nakaayos na yung laptop ko doon. So dito muna tayo sa DIY clock. I-figure out muna natin kung paano ba ito gawin. Ayan, ito nga yun. Tanggalin na natin sila. Yung iba ay naka-number na talaga. Yung iba naman, word. Last number 12. Ikakabit na to sa mismong dingding. So, dapat napag-desisyonan na natin kung saan natin siya ilalagay. Ayan, nakabit ko na yung mga kamay at sabi, dapat straight sila. Hindi magkaka yung iba't-ibang direksyon. So, feeling ko ito tama naman na. Okay, so pinakabit ko na yung ilaw dyan, doon na talaga, at ipapakita ko sa inyo kung anong itsura. So, ayan na yung isa, pag i-on natin, kaso may ring light kasi baka hindi yung ma-appreciate. Pero ayan siya, pag naka-ilaw na, tapos pag hininaan, at papatayin na natin. Uy, ayaw mumatay. Doon lang din yung sa kabila, pero naka-on pa yun. Ayan naman siya, lakasan natin. Ay, hindi ko alam sa kanya kung anong nangyari. Pero, ayan, patayin na lang natin din. Ay, ayaw mo matay, Dai? Uy, pinapahiya tayo. So, ipapakita ko na sa inyo kung ano iba yung kalagayan ng kwarto ko ngayon. Hindi ko na pala ikinabit yung clock kasi gusto ko double-sided na lang, parang ganito sa ilaw. Ayoko na kasi yung magbutas-butas, ganun. Okay, so ito yung side ng pintuan ko at ganyan ang itsura niya. Ganyan na yung final output. At dito naman, susunod dyan yung accent wall natin. Color gray pala yung kisame natin. Pero wala na akong clips or video na habang ginagawa ko yan. Dahil ang hirap niyan, ang hirap. So, ito naman yung bed natin.
hindi na naayos. Sa side, ayan pa rin yung kurtina natin dahil wala po tayong pambili ng bagong kurtina. Dito, ayan, yung table ko dyan, hindi ko pa siya naayos, pero gusto ko pa siyang gawan ng kung ano, anek-anek. Pero ganyan muna yan. At itong plane na to, ang balak ko dyan, lagyan ko yan ng mga pictures, pero hindi pa dumadating yung iba kong in-order sa Shopee. So, plane pa siya. Ayan. Plain pa talaga. Walang kung ano-ano. At yung dito naman, lagayan ko lang yan ng kung ano-ano kong ginagamit. Basta karamihan pictures at mga products. So, ganun lang kasimple. Kung mapapansin nyo pala, halos wala pang laman ito. Kasi yung mga gamit ko, hindi ko pa pinapasok. Nasa labas pa sila. Feeling ko kasi pag pinasok ko na sila dito, hindi ko na sila ma-hand. Magkakagulo na. Kaya, doon muna sila, hindi pa sila welcome dito. As in, wala pa dito yung mga gamit ko na karamihan. Meron pa pala tayong gagawin sa mga susunod. May mga ipapasok ako ditong lalagyanan, cabinet, or kung ano man. Abangan nyo pa kung ano pa ba yung mga susunod kong i-upload na about dito sa room makeover. Dahil for sure meron pong mga susunod. Abang-abang. Okay, so that's it for this video. If you like it, please give this video a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell button beside it to get notified whenever I upload a new video. Again, I'm Camille Velasco. Thank you for watching. Bye! Ay, kulang. Mwah!